Nasaan na ba ako? Tanong ng dalaga sa kanyang sarili habang nililibot ang kanyang paningin sa paligid. Tumakas si Ivy Montemayor mula sa luho at pangmayamang pamumuhay sa kanilang tahanan upang magtago sa kanyang ate. Gusto niyang maranasan ang isang simpleng pamumuhay kung saan walang bodyguard o tagabantay na aaligid sa kanya. Ngayon, natagpuan niya ang kanyang sarili na napadpad sa isang malawak na kagubatan. Gusto man niyang bumalik, ngunit nakalimutan niya ng tamang daan. "Who are you?" Napaigtad ang dalaga nang may biglang lumitaw na lalaki sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng pangparing kasuotan habang seryosong nakatingin sa kanya. "Anong pangalan mo? At ba't ka nandito?" Nanatiling seryoso ang ekspresyon ng pare habang hindi maialis ang tingin sa kanya. Ako si Ivy. Kaya ako nandito kasi kailangan ko po na matutuluyan at pati na rin trabaho. Lumayas kasi ako sa amin kasi yun, nagkaroon kami ng family problem." Halatang halata sa kanya na nagsisinungaling siya. Ngunit kinagat niya na lang ang kanyang ibabang labi. "Maghahating gabi na, miss. Kung gusto mo, dun ka muna mamalagi sa aming kumbento." "Talaga po? Salamat po." "Saktong-sakto. Naghahanap ako ngayon na makakatulong sa akin sa kumbento. Ako nga pala si Padre Marco. 2 buwan pa lang ako naninilbihan dito sa bayan." "Sayang, pare pala to eh." Nanghihinayang na bulong ni Ivy sa sarili. "Sumunod ka sa akin." Agad namang sumunod ang dalaga sa likuran ng pare. Nakarating ang dalawa sa isang malaki at lumang simbahan. Dinaluhan naman sila ng isang madre. "Naku, padre, saan po kayo nagpunta? Kanina ka po po namin hinahanap. Akala ko naligaw ka na eh." "Naglakad-lakad lang po ako, sister. Gusto kong kilalanin ang bawat sulok na lugar na to." "Ganun pa? Eh sino naman yung kasama mo, padre?" Wika ng madre nang mapansin si Ivy sa likuran ng binata. "Ah, si Ivy. Habang naglalakad-lakad ako, natagpuan ko siyang mag-isa. Mukhang naligaw ata siya kaya dinala ko na rito. Ikinwento niya sa akin na kailangan niya ng trabaho kaya napagdesisyonan kong kukunin ko siya bilang assistant ko rito sa simbahan." "Naku, mabuti naman at naisipan mo yun, padre. Mas mabuti at magiging magaan ang mga gagawin mo kapag mayroong tutulong sa'yo." "O siya, mauuna na ako sa inyong dalawa. Marami pa akong gagawin." Akmang aalis na sana ang matandang madre nang bigla itong napahinto at napatingin sa mukha ng dalaga. "Ang ganda mo naman, iha. Taga saan ka?" Kinabahan naman si Ivy dahil doon. Natatakot siya na baka mamukhaan siya ng madre at malaman na tumakas lamang siya sa kanilang hasyenda. Hindi malabong sa huli, matutuklasan din ang kanyang tinatagong personalidad sapagkat isa siyang tanyag na tagapagmana ng kayamanan ng kanyang namayapang ama. Dahil ang kanyang daddy ay isang sikat na may-ari ng malawak na palayan at ari-arian. Napalunok ang dalaga bago sumagot. Sa katabing baryo lang ho. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang kagandang muka at kakinis na kutis. Mukha kang modelo, iha. Humahangang sambit pa ng matanda. Pilit ng ngiti lang ang naging tugon ng dalaga. Pakiramdam niya ay nakaginhawa siya ng maluwag nang marinig yun. Akala niya talaga mabibisto na siya sa kanyang pagpapanggap. "Sige po, sister. Aalis na po muna kami. Magpahinga na po kayo." Wika ni Marco. "O sige, mauna na ako sa inyo. Mamaya na muna ako magpapahinga at marami pa akong gagawin dito." Saad ng madre at umalis na sa harap nila. "Sumunod ka sa akin." Agad namang sumunod si Ivy sa pare. Habang naglalakad, nagmamatsyag naman ang malilikot na mga mata ng dalaga. May kalumaan na ang simbahan. Nagtataka naman si Ivy kung bakit parang walang plano ang mga tao rito na i-renovate man lang ang lugar. Nang makarating sila sa isang sulok ng kwarto, kung saan sa loob ay may kusina, maliit na hapag, sala at malaking TV. "Simple lang ang gagawin mo. Ipagluluto mo ako ng pagkain at sasamahang maglibot-libot dito sa bayan. Ikaw rin ang magiging assistant ko kapag may misa o may gagawin sa simbahan."
Napalunok naman si Ivy sa narinig. Wala siyang idea sa pagluluto. Sa kanilang hasyenda, mayroon silang personal na tagapagluto. Wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang mag-shopping at manatili sa loob ng kanyang kwarto. How about the payment? Tanong niya, bahagya pang nautal. Hindi pa man nakakapagsimula, sahod na agad ang iniisip. About that, don't worry. You will receive payment. Depende sa performance mo. Nakangising wika ng pare. Napalunok naman ang dalaga dahil doon. Baka piso nga lang ang mas sweldo sa kanya dahil wala naman itong alam sa gawaing bahay, lalong-lalo na sa pagluluto. Eh, hindi pwede yun. Dapat ko ano, sweldo, yun na dapat. It should not depend on performance. Ani Ivy. Well, I have my own rules. Galingan mo ang performance, malaki rin ang sweldo na matatanggap mo. Akmang aalis na sana si Marco nang biglang magsalita ang dalaga. Teka! Pagpigil nito sa kanya, sabay hawak sa laylayan ng kanyang kasuotan. Napalingo naman sa kanya si Marco dahil doon. Wala akong dalang damit. Kagat labing sambit pa ng dalaga. Sandaling natuon ang atensyon ng binata sa mapupulang labi ni Ivy, bago siya umiwas ng tingin. May damit ako doon. You can wear those. How about my underwear? Nahihiyang wika ng dalaga. Hindi makapaniwalang tinitigan ng binata si Ivy. My God, woman. Umalis ka ng bahay nyo? Pero hindi ka man lang nagdala ng maleta? Eh, it's super heavy to carry eh. Tsaka maleta yun, no? Plus, wala rin sa isip ko na I don't have any outfits to wear pala. Meron akong isang available na underwear pang babae dito. Pwede mong gamitin yon. Kitang-kita ni Ivy kung paano mamula ang pisngi ni Marco. Bakit ka may ganun, padre? May panunukso sa boses ng dalaga. Nasama ko lang yun sa pag-iimpake ko. Hindi ko rin naman alam na mayroon palang ganun sa maleta ko. Saad naman ni Marco. Teka nga, ba't ba ako nagpapaliwanag? Wika ng binata sa kanyang isipan. Eh, bakit di mo tinapon? Because I was too busy. And please stop asking me. Masungit na wika niya. Ay, may ganun? Mahinang bulong ng dalaga at pasimpleng natawa. Wait for me. Kukuha lang ako ng damit mo. Oh wait, wala akong bra dito. Naiilang na sambit ng pare. Pigil ang pagtawa ni Ivy nang makita kung paano mamula na parang kamatis ang muka at tenga ng binata. That's okay. But if you want, hindi na ako magsusuot ng bra para sa'yo. Biro pa na wika ng dalaga. Hayaan mo, bibili tayo bukas sa bahay ng mga underwear mo. Maiwan na muna kita dito at magluto ka na para sa hapunan natin. Pagtatapos ni Marco sa usapan nila ni Ivy, walang salisalitang pumasok sa loob ng kwarto ang binata. Halos kapusin ang dalaga sa paghinga dahil sa kaba. Napapunta siya sa kusina at napasapon ng noo. Hindi niya alam ang kanyang uunahin. Lalo pat wala talaga siyang kaalam-alam sa pagluluto. What should I do? Ba't ko ba kasi naisipang maglayas? What's wrong with me? Wika niya sa sarili. Binuksan ng dalaga ang ref at nakita niya ang dalawang piraso ng itlog. Kaagad niya itong kinuha at naisip na itlog na lamang ang kanyang lulutuin. Go self, basic lang to. Look, it's just an itlog lang naman. Galingan mo, please. Remember, the sweldo will always depend on your performance. Dapat galingan mo para magkaroon ka ng money. Bulong pa niya sa kanyang sarili at nag-iinarte pa. Should I put an oil, right? Tanong niya muli sa sarili nang malagay na ang kawali sa stove. Napatango naman si Ivy at napangiti. Matapos lagyan ng mantika ang kawali, maya-maya, sinunod naman niya ang itlog. Napasigaw siya ng malakas nang tumalsik ang mantika sa mismong mukha niya. Oh my gosh! Huwag mo italsik sa mukha ko! Don't ruin my face! Inis na sigaw ng dalaga. Sa kabilang banda, nang marinig ni Marco ang matinis na sigaw nito, mabilis siyang lumabas ng kwarto. Inaalala niya kung anong nangyari sa babae. Ngunit sa pagkalabas niya, nadatnan niya si Ivy na nagluluto sa kusina. Isinandal niya ang kanyang ulo sa pader habang nakatingin sa nagsisisigaw na dalaga
dahil natatalsikan ng mantika. Unang kita pa lamang niya dito, alam niyang nagsisinungaling ito sa kanya. Sigurado siya na galing sa mayamang pamilya si Ivy. Mula sa damit, pananalita at kilos nito, alam niya, bukod sa sinabi sa kanya ng dalaga, ay may mas malalim pa itong rason. Bagamat alam niya ang pagsisinungaling nito, hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit pinaunlakan niya pa rin ang babae sa simbahan, kahit alam nito na magiging sagabal ito sa kanyang misyon. Naaaliw siyang panoorin ng dalaga habang hirap na hirap sa pagluluto. Nang mapansin niya na patapos na ang babae, muli siyang bumalik sa kanyang silid na parang walang nangyari. "Here's our dinner." Nakangiting wika ni Ivy habang ipinaghahanda niya ng makakain ng binata sa hapag. Katatapos lamang maligo ni Marco, nakasuot lamang ito ng t-shirt kaya naman hindi maiwasan ng dalaga ang mapahanga sa makisig na pangangatawa ng lalaki. "Ano yan?" Takang tanong ni Marco nang ilabas ng dalaga ang niluto nitong itlog. "Obviously that's an egg. Don't tell me itlog lang, hindi mo pa alam." "Eh paano ko makikilala yan?" "Minurder mo yung uulamin natin." "Excuse me, I'm not a murderer." "Kumain ka na lang, ang dami mong reklamo." "Baka nakakalimutan mo. Ako ang magpapasahod sa'yo." Nakataas ang kilay na wika ng lalaki. "Look, I was being nice to you, pero nilalait mo yung niluluto ko. Hindi ka naman ata makatarungan." "Hindi ko nilalait yung luto mo. I'm just telling the truth. Nasunog yung itlog mo." "I'm just a beginner. I'm sorry, okay? Pagbubutihan ko sa susunod, father." Hindi na nagsalita pa si Marco kay Ivy. Mukhang hindi talaga magpapatalo sa argumento nila ang dalaga. Sinimula nang sumandok ng binata ng kanin at kumuha ng sunog na itlog. Nang tikman ni Marco ang ulam, napangiwi siya nang wala siyang malasahan. Sunog na nga, wala pang asin. Mahinang bulong niya. Hindi naman nakatakas yon sa pandinig ng dalaga. "I forgot, kasalanan mo kasi." "What? Bakit ako? Nung ginagawa ko sa'yo?" Hindi nagsalita ang dalaga at pinaningkitan niya ng mata ang pare sa sobrang ines. Hanggang matapos ay wala silang imikan dalawa. "Suotin mo muna tong t-shirt ko." Saad ni Marco sabay abot sa kanya ng damit. "Where's my underwear?" Masungit na sabi ni Ivy. Hindi pa rin ito nakaka-get over sa nangyari sa kanila kanina. Kinuha ni Marco ang underwear sa loob ng bulsa niya. Agad nitong inabot sa dalaga. Ngunit ang mga mata'y hindi makatingin kay Ivy. "Sana ako magbibihis." Mabilis namang pumunta si Ivy sa itinuro sa kanya ni Marco kung nasa ng banyo. Nang makapasok ito sa loob ng banyo, gumuhit ang malademonyong ngiti sa dalaga. Alam niyang may tinatago ang pare. At ayaw niyang maniwala na isang pare si Marco. "I like him." Bulong ng dalaga sa kanyang sarili habang nagbibihis. Inamoy-amoy pa niya ang t-shirt ni Marco nang matapos. "In fairness, ang bango ni father." Nakangiting sambit niya. Nang makalabas, nadatnan niya ang binata na abala sa paghuhugas ng pinggan. Nakahalukip-kip siya na pinanood ang lalaki at natuon ang kanyang atensyon sa matambok na pang-upo ni Marco. "Natulog ka na." Mukhang hindi na nagulat ang dalaga na lingunin siya nito. "Isa lang kwarto mo. Tabi ba tayo, father?" May panunoksong wika niya. Idiniin pa ang salitang father para mas lalong matukso si Marco. Napatingin muna ang pare sa kanyang suot. Nakasuot lamang siya ng t-shirt na damit at tanging underwear lang ang nasa loob. Mahahalata rin na wala itong suot na bra. "No, dito ako matutulog sa sala." Wika ni Marco. Sabay iwas ng tingin. "Okay po, father, Marco." Panunuksong sambit pa ng dalaga bago pumasok sa loob ng kwarto. Nang mawala sa paningin ng pare si Ivy, napatiimbagang ito. Hindi niya maiwasang maalala ang maputi at makinis na kutis na lumalantad sa binti ng dalaga. Hindi may pagkakaila na maganda rin ang katawan nito. Kahit ganun ang kanyang suot kapag maglalakad siya, tumatalbog-talbog pa rin ang matambok nitong pang-upo. "Yeah, that woman. She's my personal secretary here in convent." Wika ni Marco. May kinakausap sa kabilang linya.
Sana naman hindi siya maging sagabal sa misyon mo, Marco. Kinakailangan nating mahanap ang sikretong pondo bago mahanap ng iba. At isa pa kasi na problema, tumakas ang tagapagmana ng secret fund. Siya sana ang alas natin. Para sa mas madaling paraan, yung kidnapin sana siya. Don't worry, we will find that secret fund soon. Sa ngayon, dapat wala makakahalata na hindi ako totoong pare. Sinubukan ko rin na maglibot-libot kahapon. Wala ako nakitang kahina-hinala sa lugar. Magpatuloy ka lang sa paghahanap, baka sa tabi-tabi lang nakalibing ang lihim na pondong yun. Kumahanap natin, saka tayo magkukay. Sigurado ako nandyan lang yan sa tabi-tabi. But I hope you won't be distracted with that woman. Wika ng kausap ni Marco bago ibinaba ang tawag. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang binata. Napalingon siya sa kalalabas lamang na dalaga. Magulo ang buhok nito, bagamat lumilitaw pa rin ang natural na ganda. Napadako ang tingin niya sa tuyong laway sa gilid ng labi ni Ivy. Napailing na lamang siya at lihim na natawa sa kanyang sarili. I won't fall in love with that woman. I swear. Magsuot ka ng short. We can't go outside nang wala kang short. Also, wear a bra. I don't wear bra. Nipple cover ang gamit ko. Gusto mo makita? Nakangising saad ni Ivy. Napailing na lamang si Marco sa dalaga. I'll wait for you outside. Okay po, Father Marco. Pahabol na pasigaw nang nanunuksong si Ivy. O padre, saan kayo pupunta? Tanong na matandang babae na nakasalubong nila kahapon. Kakalabas lamang ng dalawa at nakasalubong nila muli ang madre. Bibili lang po ng damit ni Ivy, sister. At saka para makapaglibot-libot na rin ho ako rito. Sagot naman ang binata. Ganoon ba o siya? Mag-iingat kayo, padre. Tumango lamang si Marco bilang tugon at naglakad na sila paalis ni Ivy. Sumakay silang dalawa sa tricycle. Ang init naman dito. Mahinang bulong ng dalaga. Ngunit hindi yun nakatakas sa pandinig ng binata. Don't worry, malapit na tayo. Saad naman ang lalaki sa kanya. Dahil doon, naramdaman niya ang hininga nito sa kanyang tenga. Nagsitaasa naman ang balahibo ng dalaga sa ginawa nito. 40 pesos lang po, boss. Sambit ng tricycle driver. Nakasuot si Marco ng sando at jeans, kaya hindi siya mapagkakamalang pare. Where are we going? Tanong ng dalaga habang sila'y naglalakad. Bibili ng mga damit mo. Sa mall ba? Can you buy me a nipple cover? And also dryer para sa hair ko. Hindi ako sanay na basa ang hair ko eh. Sa Divisoria tayo bibili. Bra, bibilin ko sa'yo, hindi nipple cover. At saka kung di ka sanay na walang dryer sa buhok, merong electric fan doon. Napasimangot naman si Ivy sa narinig. What? Doon sa chaotic place ka bibili? Ang ingay kaya ng tao doon. And so init naman doon. Hindi ko kayang tumagal sa lugar na yun. Eh di huwag ka na magdamit kung ganun. Nginitian naman ni Ivy ang pare. Ang swerte mo naman kung ganun, father. Hindi naman nakapagsalita si Marco ng mapagtanto na mali ang kanyang sinabi. Why not sa mall na lang? Malayo pa ang mall dito. Mas malapit ang Divisoria. At isa pa, may misa pa ako mamaya. Kaya kailangan nating bilisan ang pamimili para makapag-ayos na tayo. Okay, father. Wika ng dalaga sabay irap. Hello po, sir. Ano pa gusto mong bilhin para sa asawa nyo? Gusto niyo po ba siyang bilhan ng magandang damit? 50 pesos lang po to, sir. Tsaka kung bagay na bagay to sa asawa nyo. Pwede po natin sukatin sa fitting room. Maganda to kapag maglalaving-laving kayo sa gabi para romantic, sir. Wika ng tindera sa dinaanan nilang dalawa. Tatanggi na sana si Marco nang biglang pinulupot ni Ivy ang kanyang braso sa braso ni Marco. I want that, love. Napatingin ang binata sa itim na nightdress na hawak-hawak ng tindera. Ini-imagine pa lang niya na suot ito ni Ivy. Alam niyang mas talong lalantad ang hubog ng katawan ng dalaga. Let's try some other clothes. Akmang aalis na sana siya nang biglang hinawakan ng dalaga ang laylayan ng kanyang sando. Eh, komportable akong suot ninyan kapag gabi. Nakasimangot na wika ni Ivy. Napabuntong hininga na lamang si Marco. Wala siyang magawa kundi bilhin na lamang.
Alam niya kasing hindi matatahimik ang babae kapag hindi nito makukuha ang gusto. Bilhan mo ako ng underwear. Walang pakialam kung may makakarinig man sa kanya. Hindi na lamang siya nagsalita. Patuloy lamang siya sa paglalakad. Samantalang ang dalaga naman, na natiling nakapulupot pa rin ang kamay sa braso ng binata. Let me go. Bulong ng lalaki. Baka kasi may makakita sa kanila at mapaghalataan siya sa kanyang pagpapanggap. Bakit? Nagtatakang tanong ng dalaga. Ang purpose lang naman kung bakit kapit na kapit siya sa binata dahil takot siyang maligaw. I'm not comfortable. Kagat labi namang napabitaw ang dalaga sa narinig. Padre! Napalingon ang dalawa nang marinig ang malalim na boses ng isang binata. Emmanuel! Wika naman ni Marcos na nagngangalang Emmanuel. Ano pong ginagawa niyo rito? Hinahanap po kayo sa kumbento. Naghihintay po sa iyo si Mayor, may sasabihin daw po siya sa iyo. Wika ng binata kay Padre Marco. Ngayon na ba talaga? Bumibili pa ako ng masusuot para kay Ivy eh. Napalingon naman ang lalaki sa dalaga at napangiti nang makita ang natural na ganda ng babae. Sino po siya, Father? Ang ganda niya naman po. Parang mas lalo na ako gaganahan magsimba nito palagi. Ani Emmanuel at hindi maalis ang tingin sa dalaga. Napatiimbagang naman si Marco. Assistant ko. Ako na pong bahala sa kanya, Padre. Ibabalik ko po siya ng buong buo, walang labis, walang kulang. Nagdalawang isip pa si Marco bago magdesisyon. Ganun ba? O siya, maiwan ko na kayo. Ngunit bago ito umalis, bumulong muna siya sa binata at inabot ang pera para sa gagastusin sa dalaga. May asawa na yan. Bigla namang nanlumo si Emmanuel dahil sa narinig. Napangisi naman si Marco bago tuluyang umalis. Ano po bang bibilihin mo, Mrs.? Magalang na tanong ng binata na makaalis si Father. Excuse me? Don't call me Mrs. Hindi pa ako kasal. Diretsahang sambit ng dalaga. Ibig sabihin, wala ho kayong asawa't anak? Tanong ng binata. Naguguluhan siya kung sinong paniniwalaan niya sa dalawa. Mukha ba ako may asawa't anak? Gumiti na lamang ng pilit si Emmanuel dahil sa kasungitan ni Ivy. Maya-maya pa, sinamahan niya ito sa paglilibot. Si Marco naman, hindi mapakalis sa kanyang kinauupuan. Dalawang oras na sila nag-uusap ni Mayor at sa dalawang oras na yon, hindi pa rin nakaka-uwi si Ivy. Bakit ang tagal nila? Bulong niya sa sarili. Father, nakikinig po ba kayo? Nagtatakang tanong ni Mayor. Umayos na upo si Marco at napatikim. Oo naman, ipagpatuloy mo lang. Ikaw ang gagawin kumpare sa kasal ng anak ko. Pero, sa asyenda gaganapin ang kasal. Malaking karangalan po sa akin yun, Mayor. Siya nga pala, balita ko maganda raw ang sekretarya mo, Padre. Maaari ko ba siya makita? Baka magustuhan siya ng binata kong anak na galing sa ibang bansa. Wala po siya rito ngayon. Ah, ganun ba? Aba't sayang naman. Pwede mo siyang isama sa araw ng kasal ng anak ko. Hindi po siya makakapunta. May asawa pa po siyang uuwian eh. Wala nang magawa ang Mayor at hindi na siya nagpumilit pa kay Marco nang malaman na may asawa na pala ang babae. Nang matapos ang usapan, inihatid ng binata ang Mayor. Habang nasa hallway, nakarinig sila ng malakas na tawa na umalingaw-ngaw sa sulok ng simbahan. Isang tawa na masarap sa pandinig at hindi nakakasawang pakinggan araw-araw. OMG! Thanks for today, Emmanuel! Nag-enjoy talaga ako and I hope makabalik tayo ulit dun. Ang sarap ng bulalo! I really love it! Thank you for the takeout, ha? Sambit ng dalaga habang hawak-hawak ang binili nito. Pati na rin ang bulalo na libre ni Emmanuel sa kanya. Uy, salamat din, Ivy. Masaya akong kausap ka next time ulit. Napasimangot si Marco nang makita ang dalawa. Lalo pa na makita ang malawak ng ngiti ng dalaga. Oh, Emmanuel, sino yung kasama mo? Tanong ng Mayor sa bayan nila. Assistant po ito ni Father Marco, Mayor. Hey! Mayor, my name is Ivy. Masayang pagpapakilala ng dalaga sa sarili. Mas lalong napaismid si Marco. Kay ganda mong bata, sabi ko kay Father, gusto sana kitang imbitahan sa kasal ng anak ko. Pero may pupuntahan ka naman kaya wag na.
Hindi na natapos ang sasabihin nito nang biglang magsalita si Ivy. Of course, makakapunta po ako, Mayor. Dahil doon, naikuyom na ni Marco ang kanyang kamao sa narinig. Talaga? Opo, basta dapat may bulalo ah. Aba oo naman, sasabihan ko yung tagaluto namin na ipagluto ka ng masarap na bulalo. Matagal ang naging pag-uusap nila bago sila nagpaalam sa isa't isa. Naisalampak ng dalaga ang kanyang katawan sa sofa nang makarating ito sa sala. Look, Emmanuel brought me a bulalo. Alam mo ba, masarap pala ang bulalo sa bayan? Masayang kwento ng dalaga. Ngunit nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Marco. Kinilig ka naman. Paismid na bulong ni Marco. What? What did you say? Bungol. Bulong pa ni Marco? Saka walang sali-salitang umalis siya sa harap ng dalaga. Malakas niyang sinarado ang pinto. Dahilan, para mapaigtad ang dalaga sa gulat. Ano nangyari dun? Nagtatakang tanong ni Ivy sa sarili. Naligo na lamang si Marco para mapakalma ang kanyang sarili. Maging siya, hindi niya maintindihan kung anong tumatakbo sa isipan niya. Kung bakit siya naiinis nang makita ang malawak ng ngiti ni Ivy kanina habang kausap sina Emmanuel at ang mayor. Lalo pat nakita rin ito na mas lalong lumawak ang ngiti ng dalaga nang marinig na ipakikilala raw ni mayor ang dalaga sa binatang anak nito. Our lunch is ready! Nakangiting tawag ni Ivy nang makita niyang lumabas ng kwarto si Marco. Mukhang kaliligo lang nito. Sinadya nitong huwag magsuot ng damit pang itaas. Bumabalandra na naman ang matikas nitong katawan. Pasimple pang binilang ng dalaga ang abs ni Marco. Kakain na tayo. Utal na wika ng dalaga nang bumaling sa kanya ang binata. Parang nakikipagkarirahan sa 10 kabayo ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Anong ulam natin? Nakangising tanong ni Marco nang mapansin na effective ang kanyang ginagawa. Dahil nakikita niya na halos pigilan ng babae ang paghinga nito. Bulalo. Saad naman ang dalaga. Umiwas ng tingin sa katawan ng binata at ibinaling ang tingin sa kung saan. Hindi naman ikaw nagluto niyan. Saad ng binata at umupo. Pwede bang magbihis ka, father? Sinadyang idiin ng dalaga ang salitang father sa sinabi nito. Nakalimutan mo atang pari ka, hindi macho dancer. Ayoko mainit. E di itutok mo yung electric fan sa pagmumukha mo. Alam mo ba masamang kumain kapag nakahubad, father? E bakit ka namumula? Napahawak naman si Ivy sa pisngi niya. Hindi ako namumula. Ganito lang talaga ako kapag naiinitan. Depensa ng dalaga sa kanyang sarili. Natawa naman si Marco bago umalis sa harap ng dalaga at nagbihis. Pwisit na pari na yun. Ang lantik. Inis na bulong ni Ivy. Nang bumalik na ang binata, ay nag-umpisa na silang kumain. Ramdam ni Marco na panay ang sulyap sa kanya ni Ivy. Hindi na lamang siya umimik pa. Ngunit lihim naman siyang natuwa sa ginagawa nito. Si Marco na ang naghugas ng plato. Samantalang si Ivy naman, abala sa pagpupunas ng lamesa. Napangiwi ang dalaga nang bigla siyang makaramdam ng pagkulo ng kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo. Ah, I hate bulalo. Buisit ang sakit ng tiyan ko. Inis na bulong ng dalaga nang makalabas ng banyo. What happened? Sumama ang tiyan ko dahil dyan sa lecheng bulalo na yun? Akala ko ba masarap? Inirapan naman siya ni Ivy. Okay, sige. Bibilan kita ng gamot. Hindi pa nakakasagot si Ivy nang maramdaman niya muli ang pagkulo ng kanyang tiyan. Mabilis ulit siyang tumakbo pabalik ng banyo. Are you okay? Tanong ng binata. Kanina pa kasi, hindi lumalabas ng banyo ang dalaga. Do I look okay sa lagay na to? Pabalik na tanong ni Ivy. Uminom ka muna ng gamot. Inaabot nito sa dalaga ang baso at gamot. Binaliwala na lamang niya ang kasungitan ng babae sa kanya. Magpahinga ka muna. Suhestyon ni Marco. Napairap si Ivy. Paano ako makakapagpahinga kung sumasama nga yung tiyan ko? Lumipas ang ilang buwan, dumating na ang araw na pinagsisihan ng lalaki.
na pumayag siya maging pare sa kasalan ng anak ng mayor. Wow! Pogi mo, Father! Natatawang sambit ng dalaga nang makita na nakasuot ng pangpare na damit si Marco. Napairap ang binata at naiinis siya sa tuwing tinutukso siya ni Ivy sa kanyang suot. Ganito ang laging gawain ng dalawa, ang pagsusungitan ang isa't isa kapag mapikon o mainis. Paano nga ang pagtirik ng mata, Father? Natatawang tukso pa ng dalaga. Napatiimbagang naman si Marco. Mabilis niyang hinapit ang bewang nito, kaya kitang-kita ang pamumula ng pisngi ni Ivy nang makita ang sarili sa refleksyon ng salamin. Halos tumalo ng puso nito nang mapagtanto ang kanilang posisyon ni Marco. Nasa likuran niya ang binata habang hawak-hawak ang bewang niya. Nagtama ang paningin nila sa salamin na nasa harap lamang nila. Napangisi ang binata. Gusto mong makita kung paano yung pagtirik ng mata? Nagsitaasan ang balahibo ni Ivy nang maramdaman nito ang mainit na hininga ng pare sa mismong tenga niya. Father! Kabadong saad ni Ivy. Walang sali-salitang bahagyang sinipsip ni Marco ang leeg ng dalaga. Napakapit naman si Ivy sa batok ng binata at napapikit ng mariin. Naghalo ang kirot at kakaibang pakiramdam sa katawan niya dahil sa ginawa ni Marco. Nasaan yung pagtirik ng mata? Takang tanong ng dalaga nang mabitawan siya ng binata. Natawa naman si Marco sa narinig. Dahilan? Para mamula ang pisngi ni Ivy. Parang gusto nitong sampalin ang sariling bibig dahil sa kahihiyan. Wala naman talaga. Na-enjoy ko lang tignan yung ginawa kong artwork. Wika ni Marco at napatingin sa leeg ng dalaga. Nakangising tinalikuran niya ang lalaki. Nanlaki naman ang mata ni Ivy at napatingin muli sa salamin. Nakakainis! Hipot-hiki on my neck! Manyak na pare yun ah! Aniya. Napagdesisyonan na lang nitong magbihis ng turtleneck na dress. Ito ang unang binigay sa kanya ng binata ngunit tinatanggihan niya. At hanggang ngayon, hindi niya inakalang masusuot niya ito. Padabog niyang kinuha ang mahabang dress. Mas lalo itong nainis na isipin na sinadya talaga ito ni Marco. Pwisi talaga na yun. Mukha tuloy akong madre nito. Ang haba-haba pa ng dress. Kainis! Nang matapos siyang magbihis, napatingin siya sa sarili sa salamin. In fairness, ang ganda. Wika ni Ivy na makita ang suot niya. Kahit na mahaba ang suot, makikita pa rin ang magandang hubog ng katawan niya dahil fitted ito. Hindi na rin makikita ang inilagay ni Marco sa leeg niya dahil naka-turtleneck dress siya. Nang makalabas, nakita nito ang matandang madre at si Marco na parang may malalim na pinag-uusapan. Kailangan mo nang mahanap ang lihim na pondo sa lalong madaling panahon. Bago ka pa maunahan ng iba, masyado ka na ata iniistorbo ng babaeng yan. Anang madre, lingid sa kaalaman ng lahat, kasamahan din ni Marco ang matandang madre na nagpapanggap sa loob ng simbahan. Gumagawa na ako ng paraan para mahanap ang secret fund. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos sa galaw ko. Baka mapaghalataan ako. Oh, iha! Ang ganda naman ng suot mo. Bagay na bagay sa'yo. Wika na matandang madre nang makita ang papalapit na si Ivy. Nag-iba ang tono ng pananalita nito at naging malumanay. Hindi katulad kanina na sobrang seryoso. Salamat po, sister. Wika ng dalaga na makalapit sa direksyon nila. Kailangan na naming umalis, sister. Baka hinihintay na kami ni Mayor doon. Paalam ni Marco. Ganun ba? O siya, padre, mag-iingat po kayo. Nakarating sila sa malapad na hasyenda ng mayor. Agad naman silang pinaunlaka ng matandang lalaki. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang kasalan. Si Marco ay nasa harap ng altar upang ipag-isang dibdib ang dalawang ikakasal, samantalang si Ivy naman, nanonood lamang si bride na lumuluhang naglalakad kasama ang ama nito. Sa likod ng hasyenda, isinagawa ang kasalan. Ginawa nilang garden ang theme ng kasal. Konti lang ang bisita sa kasalan. Tanging mga kakilala lang ng mayor at ang kanyang anak ang mga dumalo. Hi! Isang boses ng lalaki ang pumukaw sa atensyon niya.
Napalingon naman siya sa lalaki na may malawak ng ngiti sa labi. Kulay gatas ang balat at matangkad na binata. Hindi may pagkakailang, may itsura ang lalaki. Ngunit para sa dalaga, mas nagugwapuhan pa rin siya kay Marco. Anak ako ng mayor. Pagpapakilala ng lalaki nang hindi kumibo si Ivy. Ah, ikaw pala ang tinutukoy niya. Nice to meet you. Ako nga pala si Ivy. Ako nga pala si Ronald. Totoo nga talaga ang sinabi sa akin ni Daddy. Maganda ka nga talaga. Mahina namang natawa ang dalaga at pabirong hinampas ang binata. Heto naman, konti lang. Lingid sa kaalaman ng dalaga, palihim na sumusulyap si Marco sa kanila. Lihim rin na napaismid ang lalaki nang makita ang malawak ng ngiti ng dalaga habang nag-uusap ang dalawa. Nang matapos ang kasalan, inimbitahan siya ng matandang lalaki na kumain muna. Seryoso lamang na nakaupo si Padre, samantalang sina Ivy at Ronald ay magkatabi. Aliw na aliw sa pakikipagkwentuhan sa isa't isa. Abat ang bilis naman. Close na kayo agad ng anak ko. Hindi ko na pala kayo kailangan ipakilala sa isa't isa. Halos durugin ang hawak na kutsara ni Marco sa labis sa pagkainis. Oh, thanks. You're such a gentleman. Wika ng dalaga sa binata nang sinandukan siya nito ng pagkain. Hindi siya umiinom ng wine. Pineapple juice ang gusto niya. Biglang sambit ni Marco nang lagyan na sana ni Ronald ng wine ang baso ng dalaga. Pilit na tawa ang pinakawala ng binata. Ah, ganun ba? Sige, kukuha lang ako ng pineapple juice. Wika naman ni Ronald at umalis. Sandali lang ah, pupuntahan ko muna yung anak kong babae. Pagpapaalam ng mayor. Sila na lamang dalawang natira sa lamesa. Dito ka sa tabi ko. Seryosong wika ni Marco kay Ivy. Bakit? Nagtatakang tanong ng dalaga. Pagkatapos kumain, aalis na tayo mamaya. Baka san ka pa maglakwatsa. Marami pa akong gagawin sa simbahan. Eh, di maiwan na lang muna ako dito. No, sasama ka sa akin mamaya. Baka ano mangyari sa'yo dito. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga nang dumating na si Ronald. Sabi ni Daddy, nagsuggest ka raw ng bulalo kaya dinalhan na kita nito. Sambit ng binata habang hawak-hawak ang mangkok na may lamang bulalo. Hindi yan kakain. Sumama ang tiyan yan sa bulalo eh. Napakamot naman ang ulo si Ronald at pilit na ngumiti. Sayang naman to. Masarap pa naman. Saad ng lalaki. Eh di ikaw ang kumain. Paismid na sabi ng pare. Palihim na sinipan ng dalaga ang paa ni Marco. Ngunit pinagtaasan lang siya ng kilay nito. Ngumiti naman ang pilit si Ivy. Pagpasensyahan mo na si Father. Masama ang pakiramdam yan kaya nagkakaganyan. Bulong ng dalaga kay Ronald. Habang kumakain, dumating muli ang mayor. Anak, Ronald, iyain mo naman si Ivy na sumayaw kayo. Paanyaya ng ama sa binata. Nagumpisa na kasing magsayawa ng ibang tao roon sa gitna, lalo na ang dalawang bagong kasal. Napatango naman si Ronald sa kanyang ama. Tumayo siya at niyaya ang dalaga sa sayawan. Agad naman yung pinaunlakan ni Ivy. Tiimbagang na nakatingin si Marco sa kanilang dalawa habang sumasayaw sila sa gitna. Kinuha niya ang basong may lamang wine at doon ibinuntong ang kakaibang nararamdaman niya. Magkahalong selos at galit para kay Ronald. Maging siya, naguguluhan sa kanyang sarili kung bakit niya ito nararamdaman. Nakailang baso na siya ng wine nang hindi namamalayan. Napalingon muli siya sa dalawa. Nakahawak si Ronald sa bewang ni Ivy habang may binubulong na kung ano. Dahilan para matawa ang dalaga. Napahigpit ang hawak ni Marco sa wine glass. Habang sa hindi na malayang nadurog na ito, dumaloy ang dugo sa kanyang kamay dahil doon. Sa kabilang banda, habang masayang nagsasayawan ng dalawa, biglang sumulpot si Marco sa kanilang harapan. Kailangan na nating umuwi. Maautoridad na sambit ng lalaki. Pwede bang mamaya na lang, Father? O kaya mauna ka na lang? Suhestyon ni Ivy. Tila naaaliw na ito sa pakikipagkwentuhan kay Ronald. Uuwi na tayo, Ivy. Delikado ang daan. Baka gabihin tayo. Ako na po ang bahala sa kanya, Father. Ihahatid ko na lang po siya sa simbahan mamaya. Sabat naman ni Ronald. Pinanliitan ng mata ng pare ang binata at walang sali-salitang umalis si Marco sa kanilang harapan. Napatingin doon si Ivy. Napadako ang paningin nito sa bahid ng dugo
na nasa damit ni Marco. Mabilis naman siyang humiwalay kay Ronald. Ah, Ronald, uuwi na pala ako. Sa susunod na lang ulit. Mabilis na wika niya at tumakbo upang sundan si Marco. Ramdam ng binata ang presensya ng dalaga sa kanyang likuran. Ngunit hindi niya ito nilingon. Hanggang sa makarating sila sa simbahan, ay nanatiling walang imik ang lalaki. Habang nasa hallway sila, nakasalubong nila ang matandang madre. Magsasalita pa sana ito, ngunit inunahan na ito ni Marco. I'm not in the mood. Wika nito at nilampasan ang matandang babae. Nagulat naman ang dalaga sa ginawa ni Marco. Mabilis siyang napayuko bilang paghingi ng paumanhin sa madre. Pagkatapos ay hinabol muli ang lalaki. Nakatingin lamang ang nagpapanggap na madre sa kanila. Napailing naman ito sa dalawa at napabulong sa sarili. Ito na nga bang sinasabi ko? Huy, ba't di mo ako pinapansin? Kanina pa kasi nagpapapansin ng dalaga kay Marco. Ngunit hindi man lang siya umiimik. Naisalampak ng binata ang sarili sa sofa. Agad namang tumabi sa kanya si Ivy. Father! Hindi na natapos ang sasabihin ng dalaga nang padabog na tumayo si Marco. Fuck! Don't call me father! Hindi mo ako tatay! Can you please stop calling me like that? Singhal ng binata. Bakit ka ba nagagalit? Pinaningkitan siya ng mata ng lalaki. Hindi pa rin sinasagot ang tanong ng dalaga. Kasi hindi naman ito alam ang magiging sagot niya. Tumayo si Ivy at kumuha ng medicine kit. Hinila niya ang kamay ng binata. Hinayaan naman siya ng lalaki. Pinaupo muli ng dalaga sa sala si Marco at ginamot ang sugat sa palad nito. Lasing ka ba? Amoy alak ka. At ano nangyari dito? Bakit may bubog pa to? Tanong ng dalaga nang makita ang dumidikit na bubog sa palad ng binata. Wala yan. Akmang aalisin na sana ni Marco ang kamay nito nang biglang hinigpitan palalo ng dalaga ang paghawak dito. Istorbo na ba ako sa misyon mo? Seryosong tanong ng dalaga habang ginagamot ang sugat niya. Taka namang napatingin ang lalaki sa kanya. Nagangat ang tingin ng dalaga sa kanya at napangiti. Kanina, narinig ko ang pag-uusap niyo ng matandang madre na yon. Kahit nagulat si Marco, hindi niya ito pinahalata kay Ivy. Ilang sandaling katahimikan ang namayanis sa pagitan nilang dalawa. Walang naglakas loob na magsalita. Ngunit ang kanilang mga matay parang nag-uusap. Pareho lang tayo may tinatagong sikreto. Ngunit ang pinagkaiba, may alas akong hawak. Makahulog ang sambit ni Ivy at tumayo. Mabilis siyang pumasok sa kwarto para magbihis. Nang makalabas ng kwarto, nadatnan niya ang binatang nakaupo pa rin sa sala. Hubad ang pang-itaas sa damit at nakasandal ang ulo sa uluhan ng sofa. Ivy Montemayor, tagapagmana ng lahat ng kayamanan at ari-arian ng namayapang ama. Ngunit mas piniling tumakas para tahimik ang buhay niya. Sabi ng binata. Marco Villegas, ipapanggap na pare, para hanapin ang lihim na pondo ng aking ama. Wika naman ang dalaga at lumapit sa kanya. Napatingin si Marco kay Ivy na nasa harapan niya. Suot nito ang binili ng binata sa kanya na night dress. Dahilan para lumantad ang magandang hubog na katawan ng dalaga. Ayoko ng bodyguard na dikit ng dikit sa akin. Wika ng dalaga at tumabis sa binata. That's why nakarating ka dito. Sabat naman ang binata. Ngayon alam mo ng lahat. Napatingin si Marco kay Ivy. Tumakas ka na ngayon din. Napangiti naman ang dalaga. Ayoko. At saka, pakialam ko sa'yo at sa inyo na mga kasamahan mo. Problema nyo na kung saan hahanapin ang lihim na pondo na tinago ng namayapa kong ama. Walang pakialam na sambit ni Ivy. Hindi ka natatakot? Why would I? Besides, ikaw pa lang naman na nakakaalam. Maliban na lang kung isusumbong mo ako sa mga kasamahan mo, Marco. At saka, alam ko namang hindi mo magagawa sa akin yun. Paano mo nasabi? Kasi alam ko may gusto ka sa akin, Marco. Your words can lie, but your eyes tells the truth. Hindi nakapagsalita ang binata. Ang mga mata niya, nanatiling nakatingin sa dalaga.
Gusto ko mismo marinig sa bibig mo na hindi ka totoong pari Marco. Utos ng dalaga matapos ang ilang sandaling katahimikan na muling namagitan sa kanilang dalawa. I'm not a Saint Ivy. Hindi rin ako pare. And I'm just pretending for a mission. Yun lang ang gustong marinig ng dalaga at agad siyang lumapit kay Marco, hinawakan ang pisngi nito at sinakop ang labi ng binata. Kung pare man si Marco, hindi niya kayang gawin to. Ayaw niyang madagdagan pa ang kasalanan niya. Father, panunuksong wika ni Ivy sa pagitan ng kanilang halikan. Shut up, woman. Agad na sabi ni Marco at binuhat siya papunta sa kwarto. Ngunit ang kanilang mga labi hindi pa rin naghihiwalay. Nang makahiga sa kama, pareho silang hingal na hingal. Let's sleep. Wika ng binata at kinumutan ng dalaga. Yun na yun? Nakasimangot na wika naman ni Ivy. Napatango ang lalaki. May misa pa ako bukas. Kailangan na nating matulog. Wika ng lalaki at tumayo. Aalis na sana siya nang bigla siyang pigilan ni Ivy. Natatakot ako, Marco. Alam ko maraming gustong kumuha sa lihim na pondo ng ama ko. Tapos ako ang gagamitin nila para mahanap yun. Napaluhod ang binata upang magpantay ang kanilang muka. Let me protect you then. Ani Marco at hinalikan ang noon ng dalaga. Pagkatapos nun, tumayo na ang binata. Good night. Thanks for the good night kiss. Sambit ni Marco at pinatay ang ilaw. Napailing ang dalaga sa sarili nang inaakala na tatabi sa kanya si Marco. Kinaumagahan nagising si Ivy na may ngiti sa labi. Inayos niya ang sarili bago lumabas. Paglabas, nakahanda na ang almusal sa hapag. Si Marco naman nakasuot na ng pangpare. Father. Biro ng dalaga kaya napairap si Marco. Kumain na tayo, may misa pa ako ngayon. Wika ng binata habang sinasandukan ng pagkain si Ivy. Pagkatapos kumain, lumabas na ang dalawa para sa misa. Punong-puno ng tao ang loob ng simbahan. Nanliliit ang mga mata ni Ivy nang makita ang ibang mga dalaga na nagbubulungan habang nakatingin kay Marco. Ang iba hindi simbang pinunta, kundi para masilayan ang mukha ng binata. Maganda umaga, Ivy! Nakangiting bungad ni Emmanuel. Hindi pa nakasagot ang dalaga nang biglang nagsalita si Marco sa kanilang likuran. Pakiayos nga ng mga upuan. Napakamot naman ang ulo ng binata at nagpaalam kay Ivy. Maya-maya pa dumating naman si Ronald. Good morning, Ivy. Bati nito sa dalaga. Oh, mabuti naman na nandito ka. Kulang kasi ang tauhan. Pwede mo bang ayusin ang mga upuan? Sabat ni Marco. Hindi muling nabigyan ng pagkakataon ng dalaga na bumati pabalik. Nagpilit ng tawa si Ronald. Mamaya na lang pala, Ivy. Paalam ng lalaki at umalis na. Siloso. Bulong ng dalaga kaya napaismid si Marco. I'm territorial. What's mine is mine. Mahinang bulong naman ni Marco. Possessive si Father? Biro niya dito. Nang magsimula ang misa, hindi maiwasan ng dalagang mamangha habang pinapanood ang binata. Kapag nagsasalita ito sa gitna, hindi mo aakalaing isa lamang ito nagpapanggap na pare dahil pulidong-pulido ito magsalita. At lahat ng tenga at mata nakatuon lamang dito. Walang naglakas doob na gumawa ng ingay o ano paman. Matapos ang misa, lumapit si Marco kay Ronald. May gusto ka kay Ivy? Mabilis na tanong nito sa anak ng mayor. Napangiti naman si Ronald at napatango. Ayoko sanang sabihin sa iyo to. Pero may malalim na sikreto yan si Ivy. Transgender siya, Ronald. Gulat namang napatingin ng lalaki sa pare. Dahil tagapagsilbi ng simbahan si Marco, agad siyang pinaniwalaan ng binata. Nang makita niya ang papalapit na dalaga, mabilis siyang napaatras palayo. Bahagya pa siyang nabangga sa upuan dahil sa pagmamadali. Bakit umalis agad yun? Nagtatakang tanong ni Ivy nang makita ang nagmamadaling si Ronald. Napangisi naman si Marco at nagkibit balikat. Nagpatuloy ang ganong setup ng dalawa. Magseselosan sa isa't isa, maglalambingan ngunit hindi alam ko ano namamagitan sa kanilang dalawa. Labas tayo. Yaya ng dalaga sa binata.
Okay, sige, labas tayo. Pero saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Ivy kay Marco. Sa ilog. Magbitbit ka ng konting gamit. Mabilis na tumakbo ang dalaga at nag-ayos ng kanilang mga dadalhin. Are you done? Tanong sa kanya ng lalaki na kanina pa naghihintay sa kanya na matapos. I'm almost done. Tagal mo naman? Bagot na sambit ni Marco. Ano ba minamadali mo? Malapit na ako matapos eh. Nakasimangot na singhal ni Ivy. Kanina mo pa yan sinasabi. Heto na, daming reklamo. Uwi ka ng dalaga at mabilis na tumayo. Kinuha naman ng binata ang mga gamit nito. Nang makalabas na ang dalawa, nakasalubong ulit nila ang matandang madre. Mag-ingat kayong dalawa. Makahulog ang bilin ng matanda bago sila talikuran. Anong gagawin niyo kapag nakuha niyo ang pondo? Biglang tanong ni Ivy habang naglalakad sila. Pag-aatian namin. Yung akin gagamitin ko sa pagpapagamot sa nanay ko. Bakas ang lungkot sa boses ng binata. Natahimik naman ang dalaga habang may malalim na iniisip. But still, masama pa rin ang kumuha ng hindi sa inyo. Pangangaral naman ni Ivy. Napakagat naman ang ibabang labi si Marco. Minsan kasi, kailangan natin gumawa ng masama para maging mabuti. Makahulog ang wika ng binata. Nang makarating sa ilog, hindi maiwasan ang dalaga na mamangha. Habang tinatanaw ang malinis na tubig, mabilis na hinubad ni Marco ang kanyang suot na sando. Tumakbo siya at tumalon mula sa ilog. Ivy! Halika! Sigaw ng binata. Napangiti naman ang dalaga. Hinubad nito ang t-shirt na bigay sa kanya ni Marco noon na naging paborito niya na rin. Sunod niya hinubad ang maong na short. Tanging nakabrat panty lamang ang dalaga na may magkaparehong kulay na itim. Binili pa ito noon sa Divisoria kasama si Emmanuel. Ang lalaki naman nakatanaw lang sa papalapit na si Ivy. Hindi nito maiwasang mamangha sa baling kinitang katawan ni Ivy. Bukod pa rito, sobrang kinis ng kutis nito. Ang sarap ng tubig! Nakangiting sambit ng dalaga nang makarating sa ilog. Samantalang si Marco, naiwang tulala habang nakatingin sa kanya. Napansin naman yon ng dalaga. Tinalasikan siya nito ng tubig. Huy, speechless ka sa ganda ko, no? Biro pa ni Ivy. Tinalasikan naman siya pabalik ni Marco ng tubig nang mahimasmasan nito. Kapal na mukha mo. Napaismid na saad ng binata. Sabihin mo na kasi may gusto ka sa akin. Alam ko nagsiselos ka rin, father. Natatawang biro nito. Idiniin pa nito ang salitang father, kaya napiko naman si Marco. Matagal na, Ivy. Bulong pa ng binata at mabilis niyang nilagyan ng tubig ang pagmumukha ni Ivy. Ganon ha? Natatawang wika ng dalaga at ginantihan si Marco. Pareho silang naglaro ng tubig at binasa ang isa't isa. Nang mapagod ang dalawa, pareho silang napaupo sa malaking bato. Ngayon, suot na ng dalaga ang t-shirt ng binata habang si Marco naman na natiling nakahubad ng pangitaas. Hindi ka ba natatakot na baka makita ka nila dito? At baka malaman nilang hindi ka pala totoong pare? Walang masyadong dumadaan dito. Kung meron man, edi magtatago tayo. San tayo magtatago? Hindi na nakasagot pa ang binata sa tanong ng dalaga nang bigla nitong tinakpan ang bibig ni Ivy. Sinenyasan itong manahimik at nakiramdam naman si Ivy sa paligid. Nakarinig sila ng papalapit na yapak. Mabilis na hinila ng binata ang dalaga. Nagtago sila sa isang maliit na sulok kung saan hindi sila mapapansin o mahikita. Akala ko ba walang masyadong dumadaan dito? Akala ko nga rin eh. Pabalik na bulong din ng lalaki. Marahan na hinila ni Marco si Ivy palapit sa kanya. Ipinatong nito ang ulo ng dalaga sa kanyang dibdib. Hanggang kailan tayo dito? Kung hanggang kailan sila uuwi? Ang tinutukoy ng binata ay ang mga batang naglalaro pa sa ilog. Nanatiling nakasandal ang ulo ni Ivy sa dibdib ni Marco habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Mabibigat lamang na pagkinga ang maririnig sa kanilang dalawa. Umabot ng dalawang oras nang mawala ang ingay.
na pagdesisyon na nilang dalawa na lumabas na sa pagkakatago. Ay, ang sakit ng puwet ko. Reklamo ng dalaga, sabay hawak sa pang-upo nito. Natawa na lamang si Marco. Aalis na sana sila nang bigla silang nakarinig ng putok ng baril. Nagkatingin na naman ang dalawa nang may halong pagtataka ang kanilang mga mata. Kinuha ni Marco ang personal phone niya nang bigla itong makatanggap ng tawag. Agad naman niya itong sinagot. Alam nila ang lahat. Kailangan yung tumakas sa lalong madaling panahon. Kukunin nila si Ivy at gagawin nilang alas. Traitor sila, ginamit lang nila tayo upang sila ang makakuha ng lihim na pondo. Kaya itakas mo si Ivy. Protektahan mo siya. Hindi na nakapagsalita pa ang binata nang bigla siyang binabaan ng tawag ng nagpapanggap na madre. Maya-maya pa, nakarinig muli sila ng sunod-sunod na putok at alam nila kung saan galing yun. Sa simbahan. Kailangan na nating tumakas. Sa kanilang mabilis na pagtakbo, nakarating sila sa isang sulok ng kakahuyan. Napatigil si Marco, ganun din ang dalaga. Mabilis na lumapit ang binata sa isang inaakala mong nagtutumpukang dahon, yun pala ay may nakatagong motorsiklo. Angkas na! Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa ang dalaga at mabilis na umangkas sa motorsiklo ng lalaki. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating ang dalawa sa isang simpleng bahay. Nasaan tayo, Marco? Takang tanong ng dalaga. Nandito tayo sa bahay namin. Wika naman ni Marco. Inalalayan ni Marco na bumaba si Ivy. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga bago kumatok ng pinto. Sandali lang! Maya-maya pa, binuksan na nito ang pinto at bumungad sa kanila ang ina ni Marco. Sino po kayo? Tanong ng nanay ng binata. Nay, sino po yan? Lumapit naman ang kapatid ni Marco upang i-check kung sino ang kumatok. O kuya, ikaw pala. Pumasok kayo rito. Nay, si kuya po yan, anak mo. Pagpapakilala ng nakababatang kapatid ng binata. Napakamot naman ang ulo ang ginang at napangiti. Ano ka ba? Hindi ko siya kilala. Sino ba yan? Ikaw lang naman ang anak ko eh. Pagmamaktol ng matanda at mabilis na pumasok sa kanyang kwarto. Nakaramdam naman ang panlulumo si Marco. Pasok muna kayo kuya. Magalang na wika ng bata. Alzheimer's disease. Wika ni Marco nang tanungin ng dalaga kung anong sakit ng kanyang ina. Nakaramdam naman ang lungkot ng dalaga. Bukod pa riyan, kailangan din ng maintenance ng kapatid kung may sakit sa puso. Pagpapatuloy pa ng binata habang inaayos ang tinutulugan nila ng dalaga. Dito tayo matutulog? Tanong ni Ivy. Napatango naman si Marco. Ayaw mo na ba akong katabi? Natatawang tanong sa kanya ng binata. Napaupo si Marco sa kama at hinila ang dalaga palapit sa kanya. Napakandong naman si Ivy sa kanyang hita. Siyempre naman gusto ko, Father. Biro ng dalaga, kaya naman sinamaan niya ito ng tingin. Ayaw na ayaw niya talagang tinutukso siya ng dalaga at tinatawag na father o padre. Stop teasing Ivy, it's not funny. Napipiko na wika ng binata. Oo na, sorry na. Natatawang wika ni Ivy nang makita ang pagkapikon sa itsura ni Marco. Gusto mo sumama? Biglang tanong ng binata. Saan naman? Sa tindahan, bibili tayo ng ulam para mamaya. Napangiti si Ivy sabay tango. Pero mamaya na muna. Wika ni Marco. Napadaing ang dalaga nang bigla niya itong inihiga sa kama. Let's stay like this for a while. Saad pa nito at hinalikan siya sa pisngi at niyakap ng mahigpit. Nagtagal sila sa ganong posisyon. Tila natatakot si Marco na pakawalan ng dalaga. Walang nagsalita sa kanila. Ngunit ang mga mata nila ay parang nag-uusap. Ang kanilang mga puso, parehong mabilis ang tibok. Ano lulutuin mo? Tanong ng dalaga habang nasa tindahan sila ng binata. Nagpapaypay siya sa kanyang sarili dahil sa init gamit ang kamay. Kahit masusuka na siya sa amoy, dahil hindi siya sanay sa lugar, mas pinili pa nitong samahan pa rin ng binata. Gulay at saka paresa natin ng bangus. Seryosong wika ng lalaki habang pumipili ng isda.
Habang abala sa pamimili si Marco, si Ivy naman nakatingin lang sa binata. Nagulat siya nang may biglang hindi kilalang lalaki ang dumikit sa kanya. Kinilabutan naman ng dalaga sa mukha nito. Puno ito ng hikaw sa mukha mula ilong at bibig. Napahawak naman si Ivy sa laylayan ng damit ni Marco dahil sa takot. Dahil doon, napalingon sa kanya ang binata. Nakita nito ang takot sa mata ng dalaga at napatingin sa lalaking dikit ng dikit kay Ivy. Mabilis niyang hinigit ang bewang ni Ivy at ipinalit ang pwesto nila sa isa't isa. Asawa ko to, Kaloy. Seryosong wika ni Marco sa nagngangalang Kaloy. Kilala na ng binata ang lalaki dahil kilala ito bilang isang dakilang manyak sa kanto. Makikita naman ang takot sa mata ni Kaloy. Ngunit ngumiti ito sabay kamot ng ulo. Sa pagngiti nito, bumalandra ang bungi nitong ngipin. Ang dahilan ng pagkabungi, sinuntok kasi ito ni Marco noon dahil sinubukan itong manyakin ang pamangkin ng binata. Mabilis na tumakbo si Kaloy. Maririnig naman ang reklamo ng mga tao sa loob ng tindahan dahil parang wala siyang pakialam na marami siyang nababangga. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Marco kay Ivy. Uwi na tayo. Yun lang ang lumabas sa bibig ng dalaga sabay kagat sa pang-ibabang labi nito. O sige, babayaran ko lang to. Pagka-uwi, nanood na lamang si Ivy habang abala sa pagluluto si Marco. Maaga tayo aalis bukas. Pupunta tayo sa paborito kong lugar na pinupuntahan ko dati. Ilang oras tayo dun? 3 oras na siguro. Aalis kasi ang kapatid ko. Kailangan nating bumalik dito para mabantayan si nanay. Sambit ng binata. Iniabot nito sa dalaga ang sandok at pinatikim ang luto niya. Nang matapos na magluto si Marco, tinawag na nito ang kanyang ina at kapatid. Sino sila? Nagtatakang tanong nito. Nay, si Kuya Marco po yan. Tapos yung babaeng kasama niya, asawa niya po. Pagpapakilala ng kapatid ng binata. Talaga? Anak ko rin siya? Ang gwapo naman ng lalaking yan. Kay kanda rin ang asawa niya. Bagay na bagay sila. Wika ng ina ni Marco. Nakasalubong ko si Kaloy, kuya. Hindi ka nagsabi sa akin na asawa pala yan, ha? Panunuksong sambit ng nakababatang kapatid ni Marco. Nagkatingin na naman sila ng dalaga. Naghihintay ang dalaga na tatanggi ang binata dahil sa maling pag-aakala ng kapatid nito. Ngunit wala siyang narinig. Dahil doon, napangiti naman si Ivy. Kinaumagahan, pareho nang nakapaghanda ang dalawa para umalis. Ang bilin ko, ha? Balik kami rito, 3 oras lang kami doon. Huwag mo munang iwan si nanay, lalo pat nagbakasyon ng pinagbibili na nating bantayan ng ina natin kapag may lakad tayo. Sambit ng binata habang naglalakad sila. Opo, kuya. Basta balik kayo, ha? May laro pa akong basketball mamaya. Bilin pa ng nakababatang kapatid nito. Matapos ang usapan, umangkas ang dalaga sa motorsiklo ng binata. Napayakap si Ivy sa bewang ni Marco ng mahigpit. Bahagya pa nitong inamoy ang damit ng binata. At napangiti siya ng malanghap ang natural na amoy ni Marco. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa isang masulok na puno. Saan tayo pupunta? Takang tanong ng dalaga. Patuloy lang sila sa paglalakad habang magkahawak kamay. Sa loob ng gubat, may papakita ko sa'yo doon. Hindi na nagsalita ang dalaga at sumunod na lamang sa binata. Maya-maya pa napaawang ang labi ni Ivy na bumungad sa kanilang isang treehouse. Gawa ko to nung bata pa ako. Dito ako tumatambay nun. Kwento sa kanya ng binata at inalalayan naman siya ni Marco sa pag-akyat. Pagpasok nila sa loob, mas lalong nadagdagan ang pagkamangha ng dalaga. May maliit na kama ito at mesa. Binuksan ng binata ang bintana at kung tititigan ang nasa loob, para talaga itong isang bahay. Mga matibay na kahoy ang gamit. Pinintahan pa ito kaya mas lalong naging maganda tignan. Sa pagbukas ng bintana, isang malakas na ihip ng hangin ang bumungad sa dalaga. Hinayaan niyang tangayin ng hangin ang kanyang buhok. Napayakap naman ang binata mula sa kanyang likuran. Do you like it? Tanong nito sa mismong tenga niya. I love it. Nakangiting sagot naman ni Ivy. I love you too rin daw. Saad ni Marco. Iniharap nito si Ivy sa kanya.
pakisabi. Mas mahal ko siya. Natatawang wika ng dalaga at kumapit ang mga kamay nito sa likod ng liig ng binata. Hinalikan ni Marcos ano si Ivy. Dahil doon, napapikit ang dalaga. Mas mahal na mahal kita, Ivy. Anang binata bago sakupin ang labi ni Ivy. Adik na ata sa labi ko ang padre na to, kaharap ko. You like it much, father? Natatawang biro ng dalaga. Hindi nagsalita si Marco. Sinakop muli nito ang labi ng dalaga at hinalikan ito ng mas malalim. Dahil doon, palalim ng palalim ang halika nila. Mabilis na binuhat ng binata ang dalaga sa kama nito at sa pagkakataong yun, nag-isa silang dalawa. Ninamnam nila ang init na nararamdaman ng bawat isa, punong-puno ng pagmamahal at pagkasabik. Kahit na ganon, walang nararamdamang pagsisisi si Ivy na ibinigay niya ang sarili. Bagkos masaya siya na naibigay niya ito sa taong mahal niya. Makalipas ang ilang minuto, napagdesisyon na nilang umuwi. Pagtayo ng dalaga na pangiwi siya, nang makaramdam siya ng pananakit ng katawan, lalo na ang pangibabang parte niya. Are you okay? Pinaningkita niya ng mata ang binata. Ang sakit ng katawan ko dahil sa'yo. Reklamo ni Ivy. Mahina namang natawa si Marco at napangiti sa dalaga. Nang makauwi silang dalawa, nagtataka sila kung ba't walang tao sa loob. Nagkatinginan sina Marco at Ivy. Nay! Nay? Nay, nasan ka? Kinakabahang sigaw ng binata. Oh, Marco! Sino hinahanap mo? Ang nanay mo ba? Nakita ko siya kanina papunta doon. Anang kanilang isang kapitbahay sabay turo sa daan papunta sa kalsada. Pupuntahan daw niya ang kapatid mo eh nasa basketball court kasi. Sinundo ng barkada kasi napaaga ang start ng laro. Mabilis namang napatakbo si Marco. Samantalang ang dalaga, nakasunod lamang sa kanyang likuran. Nanlaki ang mata ng binata na makita ang kanyang ina. Muntik na itong mabangga ng truck. Ngunit agad niya itong naagapan nang hilahin niya ang kanyang nanay. Nay naman, bakit ka lumabas? Nag-aalalang tanong ni Marco. Hindi pa nakakasagot ang matanda nang biglang tumakbo ang kabarkada ng kapatid ng binata. Kuya, ang kapatid mo po. Hinihika, inatake ata sa puso. Ako nang bahala sa nanay mo. Marco, puntahan mo na ang kapatid mo. Hindi naman nagdalawang isip ang binata na puntahan agad ang kanyang kapatid. Inalalaya naman ni Ivy ang ina ni Marco para umuwi. Nasaan ang anak ko? Ha? Anong oras na? Wala pa siya? Saad naman ng nanay ni Marco habang alalang-alala. Parang bumalik ito sa normal. Eh baka uuwi na po sila mamaya, tita. Saad naman ang dalaga. Napatingin naman ang ginang sa kanya. Sino ka? Asawa po ako ni Marco. Magsasalita pa sana muli ang matanda na bumukas ang pinto. Bumungad ang binata na parang nanlulumo. Nasaan ang kapatid mo? Tanong naman ni Ivy nang mapansin na wala itong kasama. Nasa ospital pero kukunin ko rin siya mamaya doon. Pagod na saad ng binata. Sino ka? Napatingin ang dalawa sa nanay ni Marco. Tila wala na naman itong maalala. Napahilamos naman ang mukha ang binata. Hindi na nito alam ang kanyang gagawin. Tahimik lamang si Ivy habang nakatingin dito. Samahan mo ako bukas. Babalik ulit tayo sa lumang simbahan. Wika ng dalaga habang nakahiga na sila sa kama. Pinauwi na din ng doktor ang kapatid ng binata. Binigyan lang ng advice na kailangan uminom ng gamot at hindi na dapat pwedeng mapagod. Bakit? Nagtatakang tanong ni Marco. Kukunin natin ang secret fund ko doon. Nung bata ako, doon kami ni Daddy palagi nagsisimba. Tapos itinuro niya sa akin kung saan nakalagay yung sikretong pondo. Kaya pala parang pamilyar sa akin ang simbahan na yun. Kaya rin pala hindi yun hinayaan na i-renovate dahil binili niyo ni Daddy. Hanggat hindi ko rin nakikita kung nasan ang secret fund, bawal galawin ang simbahan. Kanina ko lang naalala lahat. Ibalik mo na rin ako sa lugar namin. Nakaramdam ng lungkot ang binata.
napahigpit ang yakap nito sa dalaga. Dahil doon natawa si Ivy. Ano ba? Di ko naman sinabing iiwan kita. Babalik lang tayo kay ate para sabihin na okay lang ako. Baka kasi nag-aalala na yun sa akin eh. Napadaing naman si Marco at isinubsob ang mukha sa leeg ng dalaga. Akala ko iiwan mo na ako. Natawa si Ivy habang nilalaro ang buhok ni Marco. Hindi kita iiwan, Marco. Gagawin lang natin to dahil gusto ko makatulong sa'yo. Ipagamot natin si nanay at ang kapatid mo. Dahil lang pamilya mo, pamilya ko na rin. Huwag mo rin isipin na tanggihan ako kasi hindi ako papayag doon. Kinaumagahan, sinamahan nga ni Marco si Ivy papuntang simbahan. Nagtaka ang dalawa kung bakit walang tao sa loob. Tahimik lamang ito. Tanging mga yapak lamang nilang gumagawa ng ingay sa loob. Dito tayo. Saad ng dalaga. Naglakad sila papunta sa isang malaking santo kung saan nagmimisa noon si Marco sa gitna. Anong meron dito? Nandito yung papeles at dokumento ng secret fund. Kinapkap ng dalaga ng mabuti ang isang santo. Iniharap ni Ivy ang kanyang mga mata sa santo at nagulat si Marco nang biglang lumuwag ang ulo nito dahil sa ginawa ng dalaga. Tinanggal naman ni Ivy ang ulo ng santo at agad siyang tinulungan ng binata. Ipinasok ng dalaga ang kanyang kamay sa loob. There you are. Nakangiting wika ni Ivy nang makuha nito ang makapal na envelope. May laman itong dokumento at papeles. Ang lumang envelope pinapalibutan na ng alikabok. Hinipan to ng dalaga. Napaubo pa si Marco dahil pumunta sa mukha niya lahat ng alikabok. Ivy, ano ba? Natawa naman ang dalaga. Bakit ka kasi nandyan? Ngunit nawala ang ngiti nila nang biglang lumabas ang mga armadong lalaki. Sinasabi ko na nga ba't babalik din kayo dito. Ngayon Marco, ibigay mo sa akin ang secret fund na hawak ng babae na yan. Para mapaghatian na rin natin agad. Seryosong sambit ng isang lalaki ang nag-utos kay Marco na magpanggap bilang isang pare. Nagkatinginan sina Marco at Ivy. Ngunit biglang naalarma ang binata nang itutok ng kalaban ang baril sa dalaga. Agad namang hinarang ni Marco ang kanyang sarili kay Ivy. Napatigil ang lahat nang biglang magsipasukan ng mga pulis. Hulihin niyo sila! Wika ng nagpapanggap na madre. Mabilis nilang hinuli ang mga armadong lalaki. Nang magtamang paningin ng matanda at ni Marco, nagkatanguan lang ang mga ito. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang matanda pala isang pulis. Kasabwat nito sa misyon si Marco. Naku Ivy! Pinag-alala mo ako! Saad ng kanyang ate habang yakap-yakap siya ng mahigpit. Dumiretso sila sa nakatatandang kapatid ni Ivy pagkatapos silang imbestigahan ng pulis. Nahanap ko ng secret fund na tinago ni Daddy para sa akin, ate. And by the way, ate, hindi ko na kailangan ng bodyguard para bantayan ako. May asawa naman ako magbabantay sa akin eh. Sambit ni Ivy sabay pulupot ng kamay nito sa braso ng binata. Agad namang nahiya si Marco sa kapatid ni Ivy dahil sa ginawa niya. Tumakas ka lang para maglandino. Anang ate niya, sabay kurot ng mahina sa kanyang tagiliran. Aray, ate, nakakahiya naman sa asawa ko. Ang laki-laki ko na kinukurot mo pa. Tumawa naman ang ate ni Ivy at si Marco. Isang buwan ang nakalipas matapos mangyari ang pangyayaring yun, mas pinili ni Ivy na tumira sa simpleng bahay ni Marco kasama ang pamilya ng binata. Pumayag naman ang ate ni Ivy dahil may tiwala naman ito kay Marco na hindi nito pababayaan si Ivy. Napatayo ang dalaga na makaramdam siyang parang babaliktad ang sikmura niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo upang doon magsuka. Pagkalabas niya ng banyo, bumungad sa kanya ang ina ni Marco. Aba, magkakaapo na ako nito! Natatawang wika ng ginang. At mabilis na pumunta sa kwarto nila. Marco! Marco, magkakaapo na ako! Sigaw nito sa kanyang anak. Nagtaka naman si Ivy. Paminsan-minsan na lang nagiging makakalimutin ang nanay ni Marco dahil sa maintenance nito. Lately, napapansin din ng dalaga na madalas siyang pagod. Mas lalong naging moody. Lagi rin siyang gutom. Minsan naman kapag hindi niya gusto ang pagkain, parang babaliktad ang kanyang sikmura. Ilang buwan na rin siyang hindi nadadatnan. Congratulations! Magiging magulang na po kayo!
wika ng doktor, nang ipinatawag ni Ivy ang kanyang personal doctor sa kanila. Malapad na napangiti si Marco dahil doon. Salamat po, Doc. Matamis na sambit ng lalaki. Anong gusto mong kainin? Bumili ako ng mangga para sa'yo. Huwag kang masyadong magpapagod dito, ha. Kumain ka ng marami para maging healthy ang anak natin pag lumabas. Sunod-sunod na sambit ni Marco habang sinasandukan si Ivy ng pagkain. Nakaramdam ng panlulumo si Ivy kahit ganito ang trato sa kanya ni Marco. Bahagya siyang napatingin sa kanyang daliri na walang suot na singsing. Naghihintay siya na magiya ng kasalang binata. Ngunit pakiramdam niya, parang wala namang balak si Marco na pakasalan siya. Nang oras na ng pagtulog, nanatiling walang imik si Ivy. Masyadong sinakop ang kanyang utak ng salitang kasal. Okay ka lang? Hindi ka ba masaya na magkakaanak na tayo? Biglang tanong ni Marco sa kanya. Pilit naman ang umiti si Ivy. Siyempre, masaya. Pipikit na sana siya upang matulog. Nagulat na lang siya nang biglang hinawakan ng binata ang kanyang kamay. May kinuha ito sa bulsa. Nangilid ang luha niya nang makitang singsing ang hawak-hawak ni Marco. Nung una kitang nakita, naisipan ko na mag-ipon ng pera sa hindi ko malamang dahilan. Parang gusto kong may ipasot sa'yo na singsing hanggang sa may nangyari sa atin sa treehouse. Nung dinala ko ang kapatid ko sa ospital, bumili na ako ng singsing dahil sigurado na ako sa iyo, Ivy. Mahal na mahal kita. Handa akong pakasalan ka at paninindigan kita at ang anak natin. Kaya, Ivy Montemayor, will you marry me? Napasimangot ang dalaga at unti-unting bumadya ang luha sa kanyang mga mata. Lumuhod ka naman sa harap ko. Tumawa naman si Marco. Umalis siya sa kama. Napaupo naman ang dalaga nang mapaluhod si Marco sa kanyang harapan. Tumikim ito bago muling nagsalita. Ivy Montemayor, will you marry me? Pag-uulit pa nito sa kanyang sasabihin. At sunod-sunod namang napatango si Ivy. Hmm, akala ko wala kang balak pakasalan ako eh. Naiiyak na saad ng dalaga. Isinuot naman ni Marco ang singsing sa palasingsingang daliri ni Ivy at hinalikan sa noo ang kanyang mapapangasawa. Hindi ako papayag noon. Gagawa pa tayo ng maraming anak. Sambit ni Marco at saka hinawakan ang pisngi ni Ivy at sinakop ang labi nito. The end. Thank you for listening to our Wonderful Stories Daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Randall Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Randall Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin at makisaya. Maraming salamat po.